Tumataas ang banta ng bagyong Obet sa Northern Luzon na ngayon nga ay may nakataas ng signal number 1. Hingi po tayo ng update live mula kay Adzar Aurelio, weather specialist mula sa PAGASA. Magandang umaga, Adzar! Hello, magandang umaga sa inyo, Arnold, at ganyan din po sa lahat ng taga-subaybay. Nasaan ngayon itong bagyong Obet? Apo, si bagyong Obet ay andun pa rin sa Dagat Pasipiko, nasa bandang east of Luzon. At kanina alas 4 ng madaling araw, ang layo ng sentro ng bagyong Obet ay nasa 805 kilometers east of extreme northern Luzon. Napanatili ang lakas ng hangin ng bagyong ito na umabot sa 45 kilometers per hour at ang pagbugso ay nasa 55 kilometers per hour. Anong at mga tulad ni apo? Adzar, anong mga lugar ang inilagay niyo sa wind signal number 1? Opo, ngayon po ay nagtaas na po tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands at sa northeastern portion ng Cagayan. So ang mga lugar nito ay inaasahan po na maulan at may kasamang pagbugso ng hangin. Anong weather track ng bagyong Obet, Adzar? Well, ang forecast track ng bagyong Obet ay katulad o halos katulad ng track ni bagyong Neneng na kung saan itadaan sa bandang extreme northern Luzon itong sentro o gitna ng bagyo. Pagamat itong bagyo ito malayo pa sa kalupaan, nakakaranas ng mga pag-ulan sa northern Luzon at ganyan din sa central Luzon. Alam na po sa northern Luzon na kung saan na more than 2 days ay nakakaranas ng mga mahihina hanggang sa katamtaman hanggang sa kumisa may malakas na pag-ulan dulot ng shear line. Walang pag-asang lumis ito? Well, sa nakalipas na araw at ngayon, napanitili na itikilos na pakanluran at consistent po na ito'y dadaan sa bandang extreme no Luzon. At yung high pressure area na yun ang main cause na magbago ang direction ng bagyo ay bihig naman itong high pressure area, kaya inaasang pa rin na pakanluran at dadaan sa bandang extreme no Luzon yung bagyong Obet. Yung lakas niya, di ba ilang bagyo na tayo? Kunyari, nandyan lang sa 50-40 kilometers, pag pumasok, lumalakas eh. Opo, dahil sa ngayon ay nasa dagat siya, so ideally mag-iipon to ng lakas yung si bagyong Obet. At darating ng araw, maaari sa weekend, ay lalakas itong si bagyong Obet from tropical depression, magiging tropical storm. Dahil sa, di lang sa nakakuha siya ng energy sa dagat, meron ding nag-feed sa kanya o nagbibigay sa kanya ng lakas itong si bagyong Obet. Yung pag-ulan natin na malalakas din ngayon dito sa Metro Manila hanggang ngayon, no? Yan ba epekto na ng bagyong Obet o may ibang nagdudulot ng sama ng panahon na yan? Well, yung nangarasan po natin na bigla ang buhos ng ulan dito sa Metro Manila at doon po yung thunderstorm. At ngayon po ay may nasang pa rin tayo ng ganun na senaryo na isang thunderstorm. At itong weather condition natin na inasa po natin ngayong araw ay may hangin kasi nagagaling sa southwest na nagdadala ito ng moisture at itong moisture nito ay naiipon na nasa bandang Metro Manila at nakabuo ng isang thunderstorm. Kaya kahapon, malakas ang ulan na naranasan po natin, ngayon araw inaasahan pa rin natin. Ganun pa rin ang panahon dito sa Metro Manila? Apo, apo. Okay. Maraming salamat, Adzar Aurelio, weather specialist mula po sa PAGASA. Ingat. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.